بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سألنا الله بنا كما وين من كما بعدين الله أن قبول السلام إن شاء الله سبحانه وتعالى أن قيوم نسني بتان نبي أن بيان فلقال توقعي أن مسحاني من البربيت البربيت محمد صلى الله عليه وسلم sampai dengan yang familia mga kasamahan at sa lahat ng mga patuloy na tumatak sa matawid na landas hanggang sa araw ng paghubog. Inasdaqal hadithi kitabullah, tunay na ang pinaka makatotohanan na salita ay ang salita ng Allah. Wa khair al-hadi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, at ang pinaka mainam ng gabay o katuruan ay ang gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Musharral umuri muhdathatuha, at ang pinakamasama sa lahat ng bagay ay kung ano yung mga bagong katuruan na hindi itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kanyang mga sahaba. Wa kullu muhdathatin bid'ah, at ang lahat ng mga bagong katuruan na yun ay tinatawag na bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, at ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Wa kullu dalalatin finnar, at ang lahat ng pagkaligaw impyerno ang patutunguhan. Mga kapatid sa Panginoon ng Islam, ako ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na magpipon-pipon sa lugar na ito, sa oras na ito, upang ating talakayin ang ilan sa mga aral ng ating pananampalataya at kabilang sa malalaking isyu na pinag-uusapan ng mga kamusliman sa panahon na ito. Lalo-lalo na yung issue na yun ay papalapit na kinaghahandaan ng karamihan ng mga Muslim na hindi pa alam kung ano yung hatol o rulings sa bagay na ito. Walang ibang mga kapatid kundi ang Maulid al-Nabawi. Ang Maulid, ibig sabihin ng Maulid, yung kapanganakan. Maulid, kapanganakan. Nabawi yung ang propeta. Ibig sabihin, ang kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang ating paksa ngayon ay nandito sa ating harapan. Ako ba ay magdidiliwang ng Maulid Nabawi? Ako ba ay magdidiliwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kailan ito? Ito ay sinasabi nila na ito ay sa Rabiul Awwal, sa buwan ng Rabiul Awwal. Ang Rabiul Awwal, ito yung pangatlong buwan. Pang-apat. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, pangatlo. Pangatlong buwan ng taon ng Hijra Kalendar. Sa buwan ng Rabiul Awwal, sa pang-12 araw. Ibig sabihin sa 12. Sa pang-12 siya. So 12 Rabiul Awwal, ito yung nasabi nila na ito yung araw na ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinisilibrate ng mga kamusliman, hindi natin masabi na lahat ng kamusliman, sinisilibrate nila ang kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagmamahal sa kanya, bilang pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kapag tinanong mo sila kung bakit kayo nag-celebrate, ang sasabihin nila bilang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung ating itatalakay mga kapatid sa Islam, kung pwede ba sa isang Muslim na magdiliwang siya ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng ginagawa ng mga Kristiyano na pinagdidiliwang nila ang kaarawan ni Propeta Jesus na anak ni Birin Maria alaihi wasallam. So mangalawa kapalibahan ng Allah. Sa December 25, paparating na rin. Pero kung matutuwanan ng December 25, hindi naman ito ang kaarawan ni Jesus ayon sa history. Dahil ang December 25, ang buwan ng December sa Middle East ay tagged. Gamit, malapit na yung Dali na, paglabas ng Pajar, malamig yung akin. Kapon, lagi umuulan, mashallah. Malamig yung panahon ngayon. Dito tayo sa Saudi. At sinabi na ng mga historical, mga ulama, mga dalumhasa sa history, na ipinanganak si Jesus, gano'n din sabi na banggit, sa pastulan, yung kanilang sinabi nila, sa lugar kung saan pinapastol yung mga kabayo. At walang nabanggit doon na may snow.
walang binanggit na taglamig. At kung ating titingnan yung sinabi niya doon sa pastulan, ito ay nagbibigay sa atin ng malaman na yun ay tag-init. Tag-init. At ito ay binanggit, ito ay natalakay na ng mga dalubhasa sa history, yun ay tag-init. Ipinanganap si Jesus sa tag-init. Kabilang sa katibayan na yun ay tag-init, dahil si Virgin Maria, nung siya ay ipinanganap niya si Jesus, inutos sa kanya ng haba na kumain ng dates. At ang dates ay tumutubo sa taglamig sa tag-init. Sa tag-init. Dito sa Saudi, ang dates tumutubo lamang sa Ramadan. Ibig sabihin, nagbubunga. Nagbubunga siya sa tag-init, hindi sa taglamig. So, kung ang December ay taglamig, paano magkaroon ng dates doon sa Jerusalem? So, marami pang mga katibayan na ang December 25 ay hindi kapangalakan ni Jesus. Ganun din mga kapatid sa Islam. Ang Rabiul Awal, ang buwan ng Rabiul Awal sa Hijra calendar, sa Islamic calendar, Rabiul Awal 12, na tutugma ngayon sa November 20. November 20, kung hindi ako nagkakamali. November 20, tutugma. Yung ito ba ay kaarawan ni Propeta Muhammad SAW? At kung sakaling ito nga ay kaarawan ni Propeta Muhammad SAW, pwede ba tayong magtiwang? Dalawa ang ating itatalakay. Una, napatunayan ba na yan yung panahon na yan, ipinanganak si Propeta Muhammad SAW? At kung sakaling napatunayan man, pwede ba tayong magdiwang? At kung pwede tayong magdiwang, ano yung rulings doon, ano yung hukom doon sa pagdiriwang natin sa paarawan ni Propeta Moses? At ano yung hukom sa mga taong hindi magdiwang sa panahon, ay sa paarawan ni Propeta Moses? So ang ating itatalakay muna ay patunayan muna natin kung yung Rabiul Awal, buwan ng Rabiul Awal, sa araw ng panglabing dalawa, ito ba ay kaarawan ng Propeta Muhammad SAW? Actually, mga mahal ko ng kapatid sa Islam, ang pinsan ng kapanganakan ni Propeta Muhammad SAW ay hindi nagkaisa ang mga ulama ng history kung kailan ito. Hindi nagkaisa. Pero, nagkaisa sila na ang kamatayan o pinsa ng kamatayan ni Propeta Muhammad SAW ay Rabiul Awal 12. Rabiul Awal 12, panglabing dalawang araw ng Rabiul Awal. Na itong panglabing dalawang araw ng Rabiul Awal, ito yung sinasabi nilang kaarawan ni Propeta Muhammad SAW. So ulitin ko, ang pinsa ng Rabiul Awal, panglabing 12, hindi nagkaisa ang mga ulama, mga dalubhasa sa Islam sa history. Sa history ha, take note, sa history. Yung mga nag-aral talaga sa history, hindi sila nagkaisa. Then, bawat isa sa kanila, hindi din satisfied. Dahil wala talagang matibay na dalil, matibay na ebidensya na ang Rabiul Awal 12 ay kaarawan ng Propeta Muhammad. Pero, may matibay na ebidensya na ito ay araw ng kamatayan ni Propeta Muhammad. Kung kaya, babanggit tayo ng ilan sa mga ulama sa history, sa Islam, tungkol sa kaarawan ni Propeta Muhammad SAW. Kabilang sa kanila ay si Ibn Abdelbar. Si Ibn Abdelbar ay namatay noong 1071. Ngayon tayo ay 2018, di ba? Lagi mag-2019. So si Ibn Abdelbar ay namatay noong 1071. So gano'ng matagal na? 1071, kabilang siya sa mga ulama ng history. Sinabi niya na ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong pangatlong araw ng Rabiul Awal, hindi sa panglabing dalawa, pangatlong araw. Sinabi din ng ibang mga historical din ng mga ulama, mga nag-aaral sa history, katulad ni Ibn Hazm. Si Ibn Hazm namatay noong 1061. Bali sila yung mga talagang matagal na mga tao talaga. Si Ibn Hazm, namatay noong 1061, sinabi niya na ang kapanganakan ni Propeta Muhammad SAW ay noong pangsyam ng Rabiul Awal. Pangsyam ng Rabiul Awal. Sinabi din ni Ibn Ishaq na namatay noong 768, mas matagal sa kanila, na ang kapanganakan ni Propeta Muhammad SAW ay noong 13 ng Rabiul Awal. So, ito yung binanggit ko, ito yung mga tatlong mga scholars sa Islam na mga mapagkatiwalaan sa history. Lahat sila ay hindi nabanggit ang 12.
Pero meron mga ulama na nabanggit ang 12. Pero yung mga nagbabanggit ng hindi 12 sa Rabiul Awal, mga ano sila, mga tanyag ng mga scholar sa Islam. So ang summarize nito mga kapatid, hindi sila nagkaisa kung kailan. Hindi tayo sure. So bakit tayo, bakit natin sasabihin na Rabiul Awal 12 ay nakarawan ng kapatawasan, samantalang ang mga dalubhasa sa Islam na nag-aral talaga, lahat hindi sila nagkakaisa. Pero nagkaisa sila na ito ay ano? Kamatayan. Kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kabilang sa dalil na sinabi ng mga ulama kapatibayan na sila hindi nagkaisa, sinabi ni Hafid ibn Hajar rahimahullah, si Hafid ibn Hajar sinabi ni Hafid ibn Hajar, si Hafid ibn Hajar ay kabilang sa mga mananagad ng mga ulama at meron siyang libro na tinawag na Fathul Bari. Yung Fathul Bari na yun, yun yung pinakamahinang na explanation ng hadith ni Bukhari. Si Bukhari, meron siyang kitab na yun yung pinaka authentic na libro sa Sahih Bukhari. Ang nagpaliwanag ng libro na yun, ito si Ibn Hajar. Sinabi niya, sa pagpaliwanag niya sa hadith number 3641, kasi pinaliwanag niya yung hadith ni Bukhari isa-isa eh. So itong hadith na ito, sa pang 3641 hadith, pinaliwanag niya, sabi niya, after nung paniwala niya yung hadith, ang mga pangyayari na pinagkaisahan ng mga sahaba na sisimulan nila dito ang pizza ng Islamic calendar ay apat. Ibig sabihin, ang Hijra calendar mga kapatid, ito ay sino ang gumawa ng Hijra calendar? Si Umar bin Khattab. Sa panahon na siya ay naging khalifa, siya ay pangalawang khalifa. Ibig sabihin ng khalifa, pinuno ng mga Muslim pagkatapos ni Propeta Muhammad. Si Umar bin Khattab, kung siya ay naging khalifa na, sabi niya, kailangan meron tayong sarili nating petsa o kalendar. Hindi tayo kagaya sa mga Kristiyano na sa kanila, Gregorian kalendar na kanilang sinusunod, January, February, March. Dapat meron din tayo sa atin. So nagkaisa ang mga sahaba, sige, dapat gagawa tayo. Ang tanong, kailan natin sisimulan? Ano yung unang taon natin sisimulan? So sila ay nagkaisa sa apat. Apat na pangyayari na isa dito sa apat na ito, sisimulan natin magbilang ng taon sa Hijra kalendar. Una, ang kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, hindi kaya ang pizza ng kanyang pagtaguri bilang propeta, ng siya naging propeta. Pangatlo, hindi kaya ang paghijra niya patungo sa Madina. Pangapat, hindi kaya ang kanyang kamatayan. Itong apat lang na ito ang kanilang pagpipilian. Kung alin sa apat na ito, sisimulan nila ang pizza ng Hijra calendar. Kung kailan magsisimula, isang babasin. Kung kailan magsisimula ang bilang ng taon ng Hijra kalendar. Sinabi ni Hajar bilang pagpatuloy at nagkaisa sila sa pagpili na ang kalendaryo ng Islam ay magsisimula sa paghijra ng Propeta Muhammad SAW. Dahil ang pitsa ng kanyang kapanganakan, ito yung ating point, dahil ang pitsa ng kanyang kapanganakan at pagtaguri bilang propeta, ay walang kasiguraduhan ang mga ulama kung anong pitsa ito. At ang pitsa ng kanyang kamatayan ay hindi din pwedeng gawin simulan ng Islamic calendar dahil ito ay isang nakakalungkot ng pangyayari kaya hindi na lang nila ito isinali. Sa Fathul Bari, ito ay mabasa natin sa Fathul Bari. Kung ganyan mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang tunay talaga, pati yung mga dalubhasa, hindi nila alam. Tayo pa kaya? Pati sila, hindi sila sure kung Rabiul Awal 12 ba nang ipinanganak si Propeta Moses, hindi sila sure. Pero sure sila na yun ay kanyang kamatayan. Ngayon, ang ating kitakalakay naman, kung halimbawa, sabihin natin na Rabiul Awal 12 na ipinanganak si Propeta Muhammad SAW, pwede ba tayo magdiwang? Ito na yung pangalawa. Pwede ba tayo magdiwang? Halimbawa, sabihin natin, oo, tama, Rabiul Awal 12. Diyan, ipinanganak si Propeta Muhammad SAW. Ngayon, pwede ba natin yung ipagdiwang?
ang pagdiriwang sa karawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kapatid sa Islam ay hindi ginawa ng mga salaf. Ang ibig sabihin ng salaf, yung mga sahaba, mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga tabi'in, sumunod sa mga sahaba, at yung mga tabi'in, yung mga sumunod sa mga tabi'in. Ito yung tinatawag na salaf, yung mga unang mananampalataya sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nung namatay niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tawag sa kanila ay salaf. Sinabi ni Imam As-Sikhawi rahimahullah, si Imam As-Sikhawi kabilang sa mga ulama, namatay siya noong 1496. Sinabi niya, ang gawaing pagdiriwang ng kaarawan ng propeta ay hindi naiulat mula sa mga salaf sa tatlong dakilang henerasyon. Yung tatlong dakilang henerasyon, una, yung henerasyon ng mga sahaba. Pangalawa, henerasyon ng mga sumunod sa mga sahaba, mga tabi'in. Pangatlo, henerasyon ng mga sumunod sa mga sahaba, yung mga tabi'in. Yun yung pangatlong henerasyon na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Husayn bin Muhsin, ang pinakamahinam na henerasyon, mismo sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamahinam na henerasyon ay ang henerasyon ng mga sahaba. Henerasyon niya yung mga sahaba at sumunod yung henerasyon na sumunod sa mga sahaba at ang sumunod, henerasyon sa sumunod sa sumunod sa mga sahaba. So tatlong pinakamahinam na henerasyon. Sinabi ni Imam Sakhawi, ulitin natin, ang gawaing pagdiriwang ng kaarawan ng propeta ay hindi naiulat mula sa salaf sa tatlong dakilang henerasyon, bagkus ito ay ginawa lamang pagkatapos. Sabihin, wala isa sa kanila ang gumawa ng pagdiriwang sa kaarawan ng propeta. Sa ito natin mababasa sa libro na tinatawag na Subulul Huda or Rashad kay Salihin, volume 1, page 439. Ngayon, kung ito ay hindi ginawa ng mga salaf, ng mga sahaba, ng mga tabi'in, at sumunod sa mga tabi'in, sino ang nag-imbento ng pagdiriwang na yan? Sino ang nag-imbento? Kapitbahay ni Abdulhamid na moderne Torahan. Sino nag-imbento ng Maulid Nabawi? Subhanallah, binanggit ng mga ulama na ang unang nagdiwang nito ay ang bansang nagngangalang Ubaydiyah. Pero tinatawag na Ubaydi State, na tinatawag nila ang kanilang bansa na Fatimid Dynasty o Fatimid State. Ang bansa na ito, mga kapatid, ang founder ng dinastiya na ito ay si Ubaydullah al-Mahdi. Si Ubaydullah al-Mahdi, siya yung founder ng bansa na ito. Itong bansa natin sinabi na Ubaydi State. Ang founder ng state na ito ay si Ubaydullah al-Mahdi. Namatay siya noong 932. Itinatag niya ang bansa na ito sa Tunis, sa bansang Tunis noong 909. Tagal, 909. At lumipat sila sa Egypt noong 972. Kaya ginawa nilang Egypt, ang Egypt ginawa nilang kapital ng kanilang state. Tinatawag na Ubaydi State. Ano itong Ubaydi State? Ano itong bansa na ito? Nagkaisa ang lahat ng mga scholars sa Islam na itong bansa na ito ay bansang Shia. Bansang Shia na hindi lang basta Shia, kundi tinatawag pa na Batiniya. Ang Batiniya na kapatid ay isang sekta sa Islam na mas worse pa kaysa Shia. Ang Shia ay worse na yun, subhanallah. Pero meron pang mas worse sa kanila, tinatawag na Batiniya. Al-Batiniya. Itong bansa na ito, na tinatawag ng Ubaydi State, ang kanilang paniniwala ay Batiniya. Magbigay ako sa inyo ng ilan sa kanilang paniniwala para mas maging malinaw sa inyo kung anong talaga ang kanilang paniniwala. Kabilang sa kanilang paniniwala, mga kapatid, hindi sila naniniwala sa araw ng paghukom. At hindi sila naniniwala na ang Allah, siya yung lumikak sa atin. Hindi sila naniniwala na ang Allah siya yung lumikak sa atin. Ang Allah ay walang ginawa, kundi ang lumikak sa atin ay yung kanyang panulat at yung lawul mahfud. Yung panulat at yun yung lumikha sa atin.
Dahil yung panulat ng Allah, yung sinabi sa hadith na yung unang nilikap ng Allah, yung panulat, di ba? At sinabi niya sa panulat, isulat mo ang lahat ng mangyayari simula ngayon hanggang sa araw ng paghukom. Kaya ito ay sinulat ng bulti na yun, ay yung panulat na yun. Sinabi, ang kanilang paniwalag na ang lumikap sa mundo ay yung panulat, hindi ang Allah. At yung lawil mahal, yung libro na sinulatan, silang dalawa ang nagtulungan para likhain ng mundo. Hindi ang Allah. At yung ano na yun, yung panulat na yun, yung libro, ay sila ay nagtatangi, sila ay meron silang katangian tulad kung ano yung katangian ng Allah. Tagapaglikha, mauwain, tagapagbigay, nakakita, nakakarinig. Kung ano yung katangian ng Allah, taglay nila yun. At nabilang sa kanilang paniniwala na yun ay salamin. Salamin yun. Nagre-reflect yun. Yung panulat at yung libro ay salamin. Nire-reflect niya. Saan? Sa kanilang mga imam. Kaya ang kanilang paniniwala, ang kanilang mga imam, sila yung lumikak sa mundo. Ang kanilang mga imam na kanilang marihan. Kabila sa kanilang paniniwala, hindi sila naniniwala sa Quran. Meron silang sariling Quran. Kabila sa kanilang paniniwala, hindi sila naniniwala na si Propeta Muhammad SAW ay last ng propeta. Meron pang propeta ang darating sa kanya at mas mainam pa sa kanya ang kanilang mga imam. Subhanallah. Kaya sila, hindi sila sumasamba sa Allah, sumasamba sila sa kanilang imam. Sila ay nagpapatirpak sa kanilang imam. So itong bansa na ito ay sino ang nagpatayo? Si Ubaydullah al-Mahdi na nagkaisa ang lahat ng ulama na siya ay hindi Muslim. Itinatag niya ang bansa ito sa Tunis noong 909 at lumipat sila sa Egypt noong 972. Ang bansa na ito, mga kapatid, natapos ang kasamaan ng bansang ito. Maraming kasamaan silang ginawa. Pinatay nila ang mga nag-hajj sa Makkah. Ang nung taon, nakalimutan ko yung taon, na milyon, inubos nila lahat yun. At hinato nila yung bangkay sa Zamzam. At tinanggal nila yung black stone, dinala nila sa kanilang lugar. Dinala nila sa Bahrain. Kasi meron nilang state doon sa Bahrain. Marami silang sakop na lugar. Pinatay nila yung mga nag-hajj. Inubos, walang tinira. Babae, lalaki, matanda, bata. Walang tinira. Subhanallah. Dumanak ang dugo sa harap. Isipin nyo, kapag kayo magtawaf doon, dumanak ang dugo doon. Pinatay nila itong bansa na ito. Then ang kanilang paniniwala, na sino man ang hindi kabilang sa kanilang paniniwala, hindi Muslim, obligado patayin. Oo, kabilang. Marami silang kasamaan, pero natapos ang kanilang kasamaan, bumagsak ang kanilang kasamaan noong 1171. Ang tagal nilang namunod, di ba? 11, no? Nagsimula sila noong 900, noong 909. Natapos sila 1171. Napakahabang panahon. Almost 20, ay ano, may higit pa. 80 years, mga ganun. Ngayon, natapos ang kanilang kasamaan, bumagsak ang kanilang bansa sa pamamagitan, siyempre sa tulong ng Allah, pero sa pamamagitan, si Nino, ni Salahuddin al-Ayyubi. Isang Palestinian, si Salahuddin al-Ayyubi, siya yung nagbabagsak sa bansa na ito. Subhanallah. Si Salahuddin sa kanyang history, hindi siya umingiti. Tinanong siya ng kanyang mga kasamaan. Ya Salahuddin, bakit hindi ka umingiti? Sabi niya, paano ako umingiti? Ngingiti, samantalang namumuno pa rin sa kamusliman itong bansa na ito. Ito tinang yung bansa na Ubaydi. So, itong bansa na ito, sinasabi nila na ito ay ang lahi ni Ubaydullah ay kabilang sa lahi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siya ay kabilang sa anak ni Fatima. Si Fatima ay anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero lahat ng mga ulama ay nagsasabi na si Ubaydullah ay hindi kabilang sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil inaangkin niya na siya ay kabilang sa pamilya. Dahil para maniwala yung mga tao, pero hindi siya kabilang sa pamilya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Imam al-Dhahabi, kabilang sa mga matatanyag na ulama sa Islam at matatanyag sa history, sinabi ni Imam al-Dhahabi rahimahullah sa kanyang libro na tinawag na siya wa alamin nubala, volume 15. Page 151, si Ubaydullah al-Mahdi ay hindi kabilang sa angkan ni Hashim, sa angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni angkan ni Fatima.
hindi siya kabilang sa akan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya mga kapatid, kabilang sa kanilang mga inimbento ay ang pagdiriwang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagdiriwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binanggit ni Al-Maqrizi, kabilang sa mga ulama sa Islam, si Maqrizi, binanggit niya sa libro niya na tinatawag na Khitab, Volume 1, page 490. Sinabi niya, ang mga caliphates ng Ubaydi dynasty ay nagtatag ng mga bagong pagdiriwang sa Islam sa bawat taon. At kabilang sa kanyang binanggit, yung si Al-Maqrizi, kabilang sa kanyang binanggit ay ang kaarawan ni Ali, kaarawan ni Fatima, kaarawan ni Hussein, at ang kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung nag-imbento mga kapatid sa kaarawan ni Propeta Muhammad, sa pagdiriwang ng kaarawan ni sallallahu alaihi wasallam. At kanya din sinabi sa isa pa niyang libro na tinawag na Ittihad na Ittihadul Khulafa, Volume 2, page 48. At sa buwan ng Rabiul Awal, itong buwan na yung pagdiriwang, ay inubliga ng bansa na yun, yung bansa na yun na Ubaydi dynasty, inubliga nila sa mga tao na magsindi ng mga kandila sa kalsada sa buong Egypt. Inubliga nila magsindi ng kandila, mag-celebrate sila. Ang pagsindi ng kandila mga kapatid, pag-celebrate ng, sa, para sa kaarawan o para sa kamatayan. Pwede sa kawang sakit na lagi yung kandila eh. Pero kadalas sa kandila ay kamatayan. Sinisilibrate nila ang kaarawan ni Propeta Muhammad o ang kamatayan ni Propeta Muhammad. Ang kamatayan, sinisilibrate nila. Subhanallah. Ngayon, ano yung fatwa ng mga ulama? Ngayon, nalaman na natin na ang Rabi'ul Awal 12 ay hindi napatunayan na yung talaga ay birthday ni Propeta Muhammad. At kung sakaling napatunayan, natalakay natin na ito ay hindi ginawa ng mga unang mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi'in. Hindi nila ginawa yun. Ngayon, ano yung fatwa o yung hatol ng mga ulama tungkol sa pagdiriwang ng Maulid al-Nabawi? Pagdiriwang ng karawan ng Propeta Muhammad, magbabanggit tayo ng ilan sa mga pahayag ng mga ulama sa kanilang rulings sa paghatol sa pagdiriwang na yan. Sinabi ni Ibn Taymiyyah, si Ibn Taymiyyah mga kapatid ay hindi tingin sa ating kalaman na kabilang sa mga tanyag ng mga iskala sa Islam. Siya yung kabilang sa mga ulama na kinalaban ang bansa ng Ubaydi dynasty. Ubaydi state sa Egypt, siya yung kabilang sa mga tanyag ng mga na marami siyang mga libro na isinulat para kalabanin yung bansa na yun, na yung bansa na yun ay hindi kabilang sa Islam. Sinabi niya sa kanyang libro na tinawag na Iqtida'us Siratil Mustaqim, page 294 hanggang 295, noong binanggit niya ang bid'a sa Islam, kanyang sinabi sa Tagalog, at kabilang din doon, sa bid'a, ang mga iniimbento ng mga tao sa kasalukuyan na pagdiriwang. At kabilang din doon ang mga iniimbento ng mga tao sa kasalukuyan na pagdiriwang sa kaarawan ng propeta. Sa alayhi wasalam, na ang kanilang intensyon ay maaaring paggaya sa mga Kristiyano sa pagdiriwang nila sa karawan ni Jesus, or maaaring ang kanilang intensyon ay pagmamahal nila sa propeta at pagdakila sa kanya. Samantalang ang pizza ng kanyang kapanganakan ay hindi malinaw sa mga ulama, dahil ang gawain na ito mga kapatid ay hindi ginawa ng mga salaf. Sabi niyo pagdiriwang, hindi ginawa ng mga salaf. Kahit ang paggawa nito ay napakadali at walang hadlang. Napakadaling gawin ng mga sahaba at walang hadlang. Bakit hindi nila ginawa? Bakit hindi sila nagdiwang? At kung sakaling ito ay mabuting gawain, ginawa na sana ito ng mga salaf, ng mga sahaba, ng mga tabi'in. Sapagkat sila ay may pinakamataas na pagmamahal kay Propeta Muhammad. Sa makatuwid, ang tunay ng pagmamahal sa propeta ay ang pagsunod sa kanya at pagsagawa ng kanyang mga inutos at pagsagawa sa kanyang mga sunnah sa ating kaloob-looban at panglabas na katayuan at pagtanggol nito sa pamamagitan ng puso, salita at gawa, at ito ang pamamaraan ng mga naunang mananampalataya mula sa mga sahaba, sumunod sa mga sahaba at sumunod pa sa kanila sa kabutihan.
So mismo nagbigay ng ruling si Ibn Taymiyyah na ito ay hindi ginawa ng mga sahaba, ito ay kabilang sa bid'ah ng gawain. Kabilang din sa mga ulama na nagbigay ng rulings about sa selebrasyon na ito ay si Imam Ash-Shatibi. Si Imam Ash-Shatibi ay kabilang sa mga ulama din, namatay siya noong 1388. Namatay siya noong 1388. Kanyang sinabi sa kanyang fatwa, page 203. Hindi ihit sa kaalaman ng mga ulama na ang pagdiriwang sa kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang bid'ah na bagong gawain at ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Sinabi din ni Ibn Hajar, nung pinakamahina na nag-explain sa hadith ni Bukhari, sinabi ni Ibn Hajar, siya ay namatay noong 1449. Sinabi ni Imam As-Suyuti sa kanyang libro na Al-Hawi Il-Fatawi Volume 1, page 222, na sinabi ni Ibn Hajar, ang orihinal na gawain ng pagdiriwang sa maulid, sabi sa pagdiriwang sa karawan, ay isang bid'ah. Hindi ito dumating sa atin na ginawa ng mga salaf sa tatlong piniling henerasyon. Subhanallah, napakaraming mga sahaba, mga tabi'in at kajunun sa kanila, ni isa sa kanila ay hindi dumating sa akin na sila ay nagdiwang sa karawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi din ni Sheikh Ibn Baz, Mufti, Grand Mufti ng Saudi Arabia noong unang panahon, namatay siya noong 1999. So, malapit lang sa atin. Namatay siya noong 1999, rahimahullah. Kanyang sinabi mo kay tanong kung ano yung rulings sa pagdiriwang sa karawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, ang pagdiriwang sa karawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi batas ng Islam. Bagkus ito ay bid'ah, hindi ginawa ng propeta at ng kanyang mga sahaba. Ganun din ang pagdiriwang ng karawan ni Ali, karawan ni Fatima, ni Husayn, o ni Abdul Qadir al-Jilani. Si Abdul Qadir al-Jilani, ito yung kabilang sa mga matatanyag na sheikh o scholar doon sa Iraq na namatay na siya. At ang kanyang libingan ay sinasamba ng mga Sufi. Sila ay nagtatawaf doon, nagkakatay ng hayop, at sila pa ay doon pa sila nananalangin, Ya Abdul Qadir, tulungan mo kami, sana magkakas niyong asawa ko, sana makapasa ako sa exam, sana magkaroon ako ng trabaho, Subhanallah, imbis na yung panalangin sa Allah. Doon sila nananalangin, at sinisilibrate nila ang birthday din ng tao na yun. Sinabi, kabila sa mga ulama na nagbigay ng rulings about sa Maulid Nabawi ay si Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Kabila sa mga matanyag na eskwala dito sa Saudi Arabia, namatay siya noong 2001 sa Jeddah at nilibing siya sa Jeddah. Sinabi niya, rahimahullah, si Ibn Uthaymeen, ang pagdiriwang ng karawan ng propeta ay bid'ah. At sinabi ni Propeta Muhammad SAW, kullu bid'atin dalalah, ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. At kung ang pagdiriwang ng karawan, ito mga kapatid, ito, maganda yung kanyang pagbigay ng rulings. Although, maganda naman din sa mga naon na nabanggit natin, pero ito, bigyan natin ng kunting pansin. Pahiram mo na ng mga pandinig ni Muhammad Ali. Pahiram mo na ng pandinig mo at paningin. Saglit lang. Sinabi ni Ibn Taymiyyah, ang pagdiriwang ng karawan ni Propeta Muhammad SAW ay bid'ah. At sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. At kung ang pagdiriwang ng kaarawan ng propeta ay gusto ng Allah, ay kanya sana itong ginawang batas at inutos sa atin. Kung gusto ito ng Allah, sana ginawa sana itong batas, sana na-mention sa Quran, sana sinabi ni Propeta Muhammad SAW. Take note, at kung ito ay kabilang sa Islam, At kung ito ay kabilang sa Islam, ito sana ay napangalagaan ng mga nauna sa atin hanggang sa umabot sa atin. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako na pangangalagaan niya ang kanyang batas. Kung ito ay, sabihin natin, batas ng Islam, sabihin natin na ito ay binatas ng Allah o binatas ni Propeta Muhammad, dapat sana ito ay napangalagaan. Hindi sana nawala kasi hindi ginawa ng mga sahaba. So kasi kung ito ay batas at hindi ginawa ng mga sahaba, isipin, parang nawala. Kung ito ay batas, sana ito ay napangalagaan dahil nangako ang Allah na papangalagaan niya ang batas ng Islam. Sabi Allah sa Quran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, surah al-Hijr.
tunay na kami, sabi ng Allah, kami ay nagpadala sa inyo, kami ay nagpadala ng batas, itong Quran, itong halip ng Islam, wa inna law lahafidun, na tunay na kami ay amin itong pangangalagaan. At kung ito ay sakaling napangalagaan, ito, pangatlo, at kung sakaling ito ay napangalagaan, ito sana ay ginawa ng apat na khalifa, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, at ng mga sahaba, at ng mga tabi'in. Kung ito ay napangalagaan, sana ginawa nila ito. Ginawa sana ni Abu Bakar, ginawa sana ni Umar, ni Uthman, ni Ali, ng sahaba, ng mga tabi'in, ng ulama. Ginawa sana ito ng apat na imam, si Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, lahat ng mga ulama na matatanya sa Islam na tumulong sa atin para mas lalo tayong maintindihan ng Islam. Ginawa sana nila ito. Bilang magpapatuloy sina kanyang sinabi ni Ibn Uthaymeen, nang dahil sa ito ay hindi nila ginawa, naging tiyak tayo na ito ay hindi kabilang sa reliyon ng Allah. Tiyak tayo. Hindi ginawa ni Propeta Muhammad SAW na muhay siya ilan ang edad niya? 63. Si Abu Bakar, si Umar, hindi nila ginawa. Hindi ginawa ng mga nabi'in sumunod sa kanila. Hindi ginawa ni Ibn Abbas, ni Ibn Umar, ni Abu Huraira, ni Anas bin Malik, ni ang mga asawa ni Propeta Muhammad SAW. Ilan ang asawa niya? Namatay siya ang asawa niya? Tis'a, siyam. Hindi isa sa kanila, hindi nagdiwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad SAW. Tayo ba yung magdiwang ngayon? Subhanallah. So, napatunayan naman natin na ito ay hindi kabilang sa reliyon ng Allah. Kabilang sa mga ulama na nagbigay ng rulings sa hukom o hatol ng pagdiriwang na yan ay si Imam Al-Albani, si Sheikh Albani rahimahullah, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, namatay siya noong taon na namatay si Sheikh Bin Baz. Anong taon? 1999. Sheikh Albani, subhanallah. Sabihin ko na siya yung number one sa mga ulama sa ating panahon ngayon na pinakamaalam sa hadith. Malaki ang kanyang naihambag sa hadith. Marami siyang mga libro na nasulat tungkol sa hadith. Ang hadith, mga kapatid, hindi lahat authentic sa ating panahon ngayon. Meron mga hadith na kasinungalingan. Daib, hindi mahina, ay hindi malakas, mahina. So ngayon, paano natin malaman na itong hadith na ito ay tama at hadith na ito ay hindi tama? Si Sheikh Al-Albani, subhanallah, pinadalit niya sa atin para hindi na tayo mapagod pa. Ni-research niya ang lahat ng hadith na authentic, ginawa niya sa isang libro. At ni-research niya ang hadith na hindi authentic, ginawa niya sa isang libro. At yung tinutuwag ko na isang libro, napakaraming volume yun. Almost 20 volumes. At tinawag niyang authentic na hadith. Series na authentic na hadith. Yung mga hadith na hindi authentic, tinawag niyang series ng mga daif na hadith, hindi authentic na hadith. Pinadalit niya sa akin. Walang sino man ang kayang gawin yun, maliban na lamang na talagang parang dagat ang kaalaman sa Islam. Tinanong siya tungkol dyan. Ang sabi niya, Subhanallah, isipin mo yung sagot niya, tinan mo yung sagot niya, oh, nagsimula agad siya sa hadith. Kasi hadith yung ano niya eh. Yung sagot niya, sinimula niya sa hadith. Sinabi niya, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah, Ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa amartukum bihi. Rawahu Shafi'i wa Tabarani wa Sahih Al-Albani, kanyang sinasabi. Sa malapit na kahulugan, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, hindi ako nag-iwan na kahit isang bagay na magpapalapit sa inyo sa Allah, maliban na lamang na ito ay ibinuro ko sa inyo. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, hindi ako nag-iwan na kahit isang bagay na magpapalapit sa inyo sa Allah. Ibig sabihin, kapag ginawa nyo yun, ay pinapalapit kayo sa Allah. Maliban na lamang na itinuro ko ito sa inyo. Manis na ito ay authentic, inulat ng Shafi'i at Tabarani. At bilang karuntong doon, sinabi niya, si Imam Al-Albani,
At kung sakaling ang pagdilimaw ng karawan ng propeta ay mabuting gawain na magpapalapit sa atin patungo sa Allah, ay dapat inutusan na sana tayo ng kanyang sugo na gawin ito. Kung yung pagdiliwan niya ay magpapalapit sa iyo sa Allah, inutusan na sana tayo ng propeta Muhammad sa alayhi wa salam. Ganun din mga kapatid, kabilang sa mga ulama na nagbanggit na ang ruling sa pag-celebrate na yan ay si Sheikh Saleh Al-Fawzan. Buhay pa siya ngayon. Sheikh Saleh Al-Fawzan, kabilang sa mga tanyag ng mga scholar sa ating panahon ngayon. Marami siyang libro na nasulat na pinag-aaralan ngayon sa mga malalaking universidad sa Saudi o sa labas ng bansa. Madal, hindi ka maging utro sa libro, maliban na lamang na maalam ka talaga. Talagang nag-research ka talaga about sa Islam. Sinabi niya kung siya itinanong about sa pagdiriwang, kung ang pagdiriwang ng kaarawan ng propeta, ito niya sinabi, kung ang pagdiriwang ng kaarawan ng propeta ay tamang gawain, ipinabot na sana niya ito sa kanyang umma, at alam sana ito ng mga sahaba. Dahil katotohanan, minamahal nila ang propeta, sabi ng mga sahaba, minamahal nila ang propeta ng mas higit pa sa pagmamahal sa kanilang mga sarili. Hanggang sa sinabi ng isa sa mga kalaban ng kasi, ito mga nag-celebrate ng birthday ng kanyang sala, ang kanilang sinasabi, sino man ang hindi mag-celebrate ng birthday, ay tanda yun na hindi niya mahal si propeta ng mga sarili ng sala. So ito sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, ang mga sahaba, sila yung mas higit na nagmamahal kay propeta ng sala, pero hindi nila ginawa. So, subhanallah, ang kanilang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam humantong sa sa bagay na mas mahal pa nila ang propeta kaysa kanilang mga sarili, kaysa kanilang mga asawa, kanilang mga anak, mas mahal pa nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa sinabi ng isa sa mga kalaban ng Islam, noong nakita niya ang mga sahaba kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa Hudaybiyah, malapit sa Makkah, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay bumalik sa kanyang sambayanan, kanya sinabi, isa sa mga kalaban ng Islam, nag-i-spy ba doon sa Hudaybiyah? Kasi nandun yung mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na, kasi mayroong giyera sa panahon na yun nangyari, pero hindi naman natuloy, dahil sila ay mag-umbra sana, mag-umbra. Ngayon, binigilan sila ng mga uray sa Makkah na huwag kayo mag-umbra. Decision na lang kayo mag-umbra. Muntik sa mga giyera doon. Ngayon, itong tao na ito, kabilang sa mga kalaban sa Islam, nakita niya ang mga sahaba at nung siya ay bumalik na doon sa kanyang sambayanan, kanyang sinabi, o aking sambayanan, sumpa man sa Allah, tunay na ako ay nakapunta sa bawat hari, sa hari ng Persia at sa hari ng Roma. Kasi dalawang bansa lang malakas ng panahon na yun eh. Persian Empire at saka Roman Empire. Sumpa man sa Allah, wala akong nakitang hari na dinadakila siya at minamahal ng kanyang mga kasamahan tulad kung paano dinadakila at minamahal ng mga sahaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kung ganun, bakit hindi ginawa ng mga sahaba ang pagdiriwang sa arawan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sila ay nagmamahal. Bakit hindi nila ginawa ang pagdiriwang? Katotohanan, wala silang ibang dahilan sa hindi pagdiriwang, maliban na lamang na ito ay hindi kabilang sa reliyon ng Allah. Maliban na lamang na alam nila na ito ay hindi kabilang sa Islam, ang pagdiriwang sa karawan ng karawan sa lang. Pamuli mga kapatid, na aking na-research, kasi kung natin pambahay na sa mga oras, kasi maraming mga ulamang magsabi, pero ito lang yung mapinili ko. Pamuli, nagbigay ng fatwa o ng rulings ang Permanent Committee ng Saudi Arabia. Permanent Committee, binubo ito ng mga ulama, mga tanyag ng mga ulama. At kabilang at ang kanilang pinuno ay si Sheikh Abdulaziz bin Saleh Al-Sheikh. Buhay pa siya yung bulat. Buhay pa siya ngayon siya yung Grand Mufti ng Saudi Arabia. Nagkaisa sila na ang pagdiriwang ng kaarawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa mga bagong katuluhan na hindi kabilang sa Islam. At ito ay walang pinagkaiba sa pagdiriwang ng ibang mga kaarawan. Ang pagdiriwang mo sa birthday, ng ilang birthday mo, Bro Mahmud?
December 5. Sabi na masyama. Ang pagdiriwang mo, ang hulings ng pagdiriwang mo sa December 5, sa birthday mo, ay walang pinagkaiba sa hulings ng pagdiriwang sa birthday ni Propeta Hosea. Ito ay bagong katuruan na hindi kabilang sa Islam at ipinagbawal sa atin ng mga ulama na gawin ito. Yun yung mga hulings ng kapatid na binigit ng mga ulama na way naging malinaw sa atin yun. At ang bid'a mga kapatid, ay napakadelikado sa Islam, napakadelikado sa bawat isa at sa bawat grupo ang paggawa ng bid'a. Sinabi ni Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, kabilang sa apat na imam, patanyag na imam, namatay siya noong 795. Patanyag na, mga tao talagang namuhay sa matagal na ito, sa unang panahon pa. Sinabi ni Imam Malik rahimahullah, sino man ang gumagawa sa Islam ng bagong katuruan at nakikita niya na ito ay mabuti, tunay na pinagbintangan niya ang propeta na nagtaksil sa mensaheng pinagkapiwala sa kanya ng Allah. Sinabi, sapagkat sinabi ng Allah sa surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sa malapit na kahulugan sinabi ng Allah, at sa araw na ito, kailan yung araw na yun? Noong nag-hajj ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nasa Arafat. Noong buhay pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pang 10 taon ng Hijra kalidad. Al-yawm akmaltu lakum dinakum, sabi ng Allah, sa araw na ito ay kinumpleto ko ng inyong relihiyon. Kumpleto na! Wala kong dagdagan at kumpleto ng bawasan. Kinumpleto ko sa inyo inyong relihiyon. Wa atmamtu alaykum ni'mati, at kinumpleto ko rin sa inyo ang aking biyaya, yung biyaya na binibigay sa atin ng Allah, kumpleto na. Wa raditu lakum al-Islam madina, at pinili ko sa inyo sa aking kagustuhan na gawin yung relihiyon ang Islam. Ang Allah ang nagpili. Walang ibang relihiyon na mismo sinabi ng Panginoon nila na sinasamba nila na yun ang relihiyon na gusto ng Panginoon nila maliban sa Islam. Mismo Allah nagsabi ng Islam, ito yung pinili ng Allah para sa atin. Karuntong doon sa sinabi ni Imam Malik, kung kaya, anuman ang hindi kabilang sa reliyon sa araw na yun, anuman ang hindi kabilang sa reliyon sa araw na yun, kung sinabi niyo yung binapayukaya na yun, ay kailanman hindi magiging kabilang sa reliyon sa araw na ito. Kailan itong araw na ito sa reliyon ni Imam? Malik, namatay siya noong 795. Sa araw na yun, hindi ka. Mas pa sa ating panahon ngayon. Kung ano yung hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginagawa natin na kabilang sa relihiyon sa panahon niya, ay hindi pwede na gawin natin ngayon at sabihin natin ito ay kabilang sa Islam. Mga kapatid sa Islam, ang tunay na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi natin makikita sa pagdiriwang sa selebrasyon na yan. Kasi kung titingnan mo yung mga tao na diriwang sa selebrasyon na yan, sabahan na yun ang Pilaw Salam. Pero, tinatanggal niya ang kanyang balbas. Kumain mo ang propeta, nagpapahama ka ng balbas. Hindi siya nagsasara ng sunna. Hindi siya nagpapasting ng sunna ng Monday at saka Thursday. Hindi niya ginagawa kung ano yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunna itong mawala ito. Bakit? Yung mga ibang sunna, hindi, bakit yan ginagawa? Yung ibang mga sunna, hindi mo ginagawa. Pinagbibintangan mo pa na ito ay sunna. Subhanallah. Ang tunay na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagsunod sa kanyang batas. At hindi paggawa ng bagong batas na hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Yung ating natalakay sa 40 hadith nung nakaraang linggo, sino man ang gumawa ng gawain na hindi kabilang sa aming gawain, tunay na ito ay hindi matatanggap sa kanya. Ngayon mga kapatid, magbibigay ako sa inyo ng sitwasyon. Ito yung panghuli. May dalawang tao. Itong tao, lahat sila ay parehong nagsasabi na mahal ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit itong isa ay nagsabi
na hindi ko, na hindi ako mapakali. Maliban na lamang nagagawa ako ng bagong gawain na hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagong batas na gawin ko para lang mapatunayan ko na mahal ko siya. Nagkawa ng bagong batas. At itong pangalawa, nagsabi ang aking pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ako gagawa ng bagong batas na hindi niya ginawa. At magbibintin na ako doon sa ginawa niya ng batas at hindi ko na ito padadagdagan. Sino sa dalawa niya yung tunay na pagmamahal? Iwala yung pangalawa. Yung pangalawa. Yung pangalawa, yung tunay na mamahal. So, nandito naman mga kapatid, naway nabigyan natin ng kunting linaw ang ating paksa. Ako ba yung magbibiliwang ng pagdawi? Ngayon, sagutin natin ng malakas. Ako ba yung magbibiliw ng malit na babi? Hindi! Kasi ito ang ating mga nabangi, subhanallah. Si Abu Bakar, radiyallahu anhu, pinakamahinom sa mga sahaba at pinakamay pataas na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nagdiwang ng Maulid Nabawi. Tapos, may mga tao na magsasabi na kung hindi mo mahal, ay kung hindi ka magdiwang, ibig sabihin, hindi mo mahal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakar, hindi niya mahal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Umar, hindi niya mahal. Si Uthman, hindi niya mahal. Subhanallah. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته